Magandang araw po mga ka-travelers, John Paul from Road Through Travels. Kumusta po mga ka-travelers? Medyo ilang araw din tayong hindi nag-vlog ano po. So, at mapapansin nyo mga nakaraang vlogs ko, mostly mga indoors lang. Alam nyo naman po mga pangyayari ngayon sa paligid natin. Ano? So ingat-ingat lang po, kung wala rin po kayong pupuntahan na mahalaga, better na mag-stay na lang po sa bahay. O kaya kung lalabas naman kayo, mag-suot ng face mask. Alam niyo naman ang balita sa coronavirus. Ano po? But anyway, on the lighter side, meron po ako ngayong i-share sa inyo. Actually, ito yung part 2 ng segment ko na vlogcast. Ito yung tinatawag kong vlogs at musika. So, i-share ko po sa inyo yung mga iba pang mga parang pagkakaparehas ng musika at saka vlogs. Ano po? So, antabay na lang po. Stay tuned. At bago yan, intro muna. So yun po mga ka-travelers, so balik na po tayo sa ating segment na tinatawag kong vlogcast. Ito po bali yung part 2 ng series ko ng vlogs at musika. Kung kayo po ay naging taga-subaybay na ng aking channel, mapapanood nyo po yung unang part nito sa mga siguro nung nakarang buwan ko pa na upload dito. So ito naman, naisip kong gawan ng part 2 para magkaroon ng konting specific information kung bakit ko nagawa or yung konsepto na ito is nabuo. Apo. So without further ado, ito na po yan. So first up, nagkaroon ako ng idea dito sa ganitong episode na to. It's because dun sa isang live stream na inatinang ko, siguro mga December yun or January, yun na po. Merong isang kapwa natin na YouTubers, mga kaibigan natin doon. May isa doon nagsabi na parang naubusan na daw siya ng mga idea or konsepto kung ano pa mga video niya na pwede niya ma-upload. Okay? Kung tutusin mo nga naman tama kasi ano eh, mga videos ngayon, halos pare-pareho na lang yung mga konsepto. Lalong-lalo na halimbawa may nag-trending na isang video, ano po, either mapasayaw yan or isang pangyayari na nagaganap sa paligid, maraming gagawa ng mga videos niyan, either reaction videos or halimbawa kung sayaw man yan o kanta, marami rin gagaya, no? Kakanta rin or sasayaw. So mga ganun. Ano po. So nagkaroon ako ng isang konsepto dito na parang gusto ko naman maiba. So ito na po yung aking share of information regarding sa vlogs at musika. So doon ako nagkaroon ngayon ng parang sabi ko, magandang i-vlog yun ah. So I hope this episode na i-share ko sa inyo ay magkaroon ng masasabi kong at least konting inspiration
para makapagpatuloy tayo mag-upload ng mga magagandang videos, makapag-upload tayo ng mga quality videos, entertaining na, informative pa, o, diba? So, ano ba ang relationship ng vlog sa musika? Well, nabuo ang idea ko nito dahil sabi ko parang meron silang ugnayan eh. Unang-una sa lahat, ang musika o awit is nakocompose to unang-una sa lahat sa isang idea ng isang kompositor, di ba? So, andun yung melody, andun yung pinakakwento ng awit, and then of course, andun din yung mga iba't ibang, sabihin na natin, instrumento na ginagamit nila. Okay? So, ganun din sa pagbablog, ano po? So, wala namang halos pinagkaiba yan sa musika. Nga lang, syempre, musika, kinakanta. Anyway, sa vlogs, pwede ka rin namang kumanta, di ba? So, pwede ka rin namang magkwento. So, marami rin mga avenues yan ano, sa pagbablog. So, anyways, so sa pagbablog naman, para ka rin nagko-compose ng music niyan eh. Nandun yung binubuo muna yung ideas, yung konsepto, yung daloy ng kwento, kung paano mo siya i-relay sa mga manonood. Andun din yung instrumento. Ano yung mga instrumento mo doon? Siyempre, ayan, yung ginagamit ko ngayon, yung camera. Okay? May mga iba't iba pang gamit tulad nitong keyboard na to. Ginamit ko rin na parang effects sa aking vlogs ngayon. Not necessarily effects. Baka sabihin na natin background. Hindi naman background. Basta musika na rin. Diba? So, andun yung idea mo na mabubuo na sa iyong isipan kung paano dadalo yung kwento. Andun kasi yung from intro, papunta na sa climax, at ano naman yung pinaka-resulta ng vlogs mo. Ano po? So, yun po yung parang masasabi kong basic part ng isang pagbablog. At the same time, kung iahalin tulad mo naman siya sa musika, is andun naman yung pinaka-intro. Sabi nga nila, pag maganda daw ang intro ng music, maganda na rin ang kalalabasan ng buong kanta. Kasi intro pa lang eh. Pag maganda na yon, of course, maganda yung beat niya, maganda yung pasok ng kanta, lalo na sa chorus, tapos pati outro niya. Yung mga tipong gusto mong ulit-ulitin na kantahin yung awitin na narinig mo. Ganon din sa vlogs. Pag nagustuhan mo ang isang kwento na napanood mo sa YouTube, hindi ba uulit-ulitin mo yun? O, di ba napakaganda? Dahil doon, di ba, parang lumalaki yung channel mo pag nakagawa ka ng isang magandang videos, at the same time, makakagain ka pa ng mga subscribers na kalaunan magiging kaibigan mo na rin. Bakit? Siyempre, andyan na rin yung makakapagkaroon ka na ng interaction sa kanila, di ba? Kung may mga tanong sila sa'yo, kung paano mo nagawa yung mga ganitong vlogs, kung halimbawa yung vlogs mo is tungkol sa how-to, di ba? Pwede na magtanong sa'yo. Doon ka na ngayon makakabuo pa ng susunod mo pang konsepto regarding sa iyong mga videos. Kasi andun yung sinasabi nga ng mga YouTuber na niche. Diba? Kapag ka meron kang niche or sinasabing hilig, halimbawa, kung hilig mo, halimbawa, musician ka, pwede mo i-share sa pagbablog yon. Halimbawa, kung ano yung mga natutunan mo technically sa music, pwede mong i-share yon sa YouTube para matuto naman yung mga manonood sa'yo. At least kung halimbawa may kanta silang gustong gitarahin or i-piano, matututo sila sa'yo. Kung halimbawa naman, technician ka, mahilig ka magbuting-ting ng mga gamit. So, syempre, ang ipapakita mo ron kung paano, halimbawa, mag-repair ng cellphone, kung marunong ka nun, mag-repair ng mga TV. So, yun yung mga magiging konsepto mo. Doon pa lang sa mabubuo mong idea, diba? Doon pa lang sa idea na pumapasok sa isip mo, kung sa tingin mo ito'y mapapakinabangan ng karamihan, at the same time, entertaining pa, why not? Di gawa ka na ng vlogs. Set up mo na yung gamit mo. Kung cellphone ang gamit mo na camera, go ahead. Diba? Maganda yan. I-share mo na agad. So, doon na ngayon papasok yung isa pang step
na after nung idea or konsepto na nabuo sa isipan mo, doon mo na ngayon i-lay down. Ano pa sa Tagalog yung lay down? Shot English eh, no? Yun yung ilalahad mo na. Ano, gusto mo isulat sa papel yung mga step-by-step procedure. Pwede naman po, o diba? Tapos, doon sa ganung sitwasyon, magkakaroon ka na ng storyline kung paano mo bubuoin yung iyong vlogs from start to finish. Parang ganun din sa music yan, di ba? Pag nagkaroon ka na ng konsepto o idea dun sa music na iniisip mo, halimbawa kung rock and roll man yan, love song, di ba? Ang isa sa mga isipin mo yung storyline. Pag nagkaroon ka na ng kwento, ano mo na yan eh, isusulat mo na yan, magkakaroon na ng parang rhymings, yung sinatawag nila, sa mga verses. Tapos magkakaroon ka na rin ng chorus. And then, syempre, maglalaro na rin si isipan mo yung mga instrumentals. Ganun po hanggang sa makabuo ka na ng resulta or outro na sinasabi nila sa music. O, diba? So, ibig sabihin nun, kapag nagkaroon ka na ng ganong klaseng musika, mag-hit yun, syempre. Magugustuhan ngayon ng mga makikinig. O, diba? Going back sa vlog, ganun din. Pag yung vlog na nagawa mo, maganda yung storyline, maganda yung kwento mo, informative na, entertaining pa, nako tiyak, siguradong magugustuhan ng mga subscriber, ang mga viewers mo niyan at magsasubscribe sa inyong channel. So, marami dyan, maraming mga ideas dyan. Katulad nga ng sinabi ko sa mga nakaraang videos ko, may mga videos na halos sabi na nga natin, parang iba nakapanghina ng loob kasi halos pare-parehas na yung nagiging ano eh, idea natin sa pagbablog eh. Ang isang technique na ginagawa ko dyan is magkaroon ka ng twist dun sa kwento. Ano ibig sabihin ng twist? Ibig sabihin nun, halimbawa, marami nang nagbablog tungkol sa isang Bluetooth speaker. Gaya nga nung ginawa ko, meron din ako kasing mga napapanood na mga ganun, nag-unbox sila ng mga nabili nilang gamit. Why not gawan mo ng twist na para bang hindi lang pag-unbox, kundi gawan mo ng kwento behind that particular device. Halimbawa, yung device na yun is cellphone. Hindi lang basta mo ipapakita sa kanila yung pag-unbox mo, kundi gawa ka ng kwento na kung ano ba, saan ba nang galing yung ganong klaseng cellphone. O, diba? At least magkakaroon pa sila ng historical background. Ah, ganun pala yun. O, diba? Naaliw na sila doon sa cellphone na pinakita mo. Na-entertain pa sila, na-inform pa sila kung saan galing yun. O, diba? Mga ganong klase ng konsepto. So, after ng storyline, syempre, nandun na yung pinaka-outro. So, along the way, ano bang gusto mong resulta or mangyayari dun sa kwento mo? Okay, diba? So, halimbawa, yun nga, sinasabi ko kanina, kung halimbawa, mahilig ka mag-repair. So, ang conflict doon sa storyline is nasira ngayon. Paano ka bibili ng mga piyesa noon, mga gamit. And then after noon, pag nakuha mo na yung mga gamit, i-re-repair mo na, ipapakita mo na ngayon yung parang pinaka-resulta nung ginawa mo. Doon sa halimbawa, ni-repair mo yung cellphone. So, yun po yun, mga ka-travelers. So, doon pa lang, sa ganong klase, makakabuo ka na ng isang vlog. Hindi naman necessarily ganong kahabang vlog. Ano po. Sabi na natin, mga at least 3 to 5 minutes pwede ka lang makagawa ng kwento eh. So, mag-isip ka muna ng konsepto or idea. Marami yan, nasa paligid mo lang, di ba? Or sa mga sitwasyon. Pag nagkaroon ka na ng idea about that, pwede mo nang gawa ng kwento. Kwento na hindi naman na masasabi mo parang hoax, ano po. Kwento na informative, kumbaga, may mapupulot sila na totoo. Doon lang naman tayo sa totoo. Para bang kapaki-pakinabang, ika nga, doon sa mga viewers natin. Diba? And then, after ng storyline, pakita mo na ngayon yung pinaka-resulta ng vlogs mo. So, sa kabuuan, meron ka ng nabuong videos. So, nandun na yung, ikaw na ba na? Nasa sa'yo na yung pag-i-editing. Gaya din sa music, pag nakabuo ka na ng kanta, siyempre, i-edit naman na yan para magkaroon na ng maganda or smooth yung daloy ng
tugtugan, di ba? Ganun din sa pagbablog yon. Pag nabuo mo na yung pinaka-video mo, yung storyline, andun na yung editing part, di ba? Sa editing part, syempre, nandun na yung ikaw na bahala. Kung may mga nakikita kang hindi maganda dun sa video, pwede mo na i-cut yun. And then, ang pinaka-resulta nun, syempre, yung finished product na, i-upload mo na sa YouTube para mapanood na ng mga viewers. So, yun po ang magandang idea na pwede nating ma-share sa ating mga kaibigan. Ano po. So, yun po no, mga ka-travelers. So, I hope nagustuhan nyo yung share ko sa inyo. So, huwag po tayong mawawalan ng pag-asa, lalo na halimbawa, passion talaga natin itong pag-YouTube. Ano po, marami pong mga konsepto dyan na may isip tayo. Siguro magkaroon lang tayo ng parang keen observation, ano po, para magkaroon tayo ng idea at makabuo tayo ng isang magandang video or mga episode sa ating pagbablog, ano po. So yun po no, mga ka-travelers. So don't forget to subscribe and like nyo na rin tong video na to. And share nyo na rin sa mga friends nyo kung halimbawa nagustuhan nyo tong video na to. Pwede rin ito makatulong sa ating pang mga iba pa nating mga kaibigang YouTubers, lalong-lalo na sa mga nagsisimula pa lang na mag-vlog, ano po. So maraming salamat po uli. Abang na lang po kayo sa aming mga susunod na vlog, God willing. So yun po, and God bless.